Magandang araw, Pilipinas. Kumusta kayo dyan? So, sa araw na to, pag-usapan natin yung palitada. Ano nga ba ang kahalagahan ng palitada? Pinapakinis nito yung mga uneven surfaces at saka yung mga edges ng CHB wall natin. Nagdadagdag ng strength at durability at magandang finish sa mga pader ng ating bahay. At ito din ang isa sa malaking gastusin sa project site, ang pagpapalitada. Ano ba yung sikreto na pwede natin gamitin para makatipid tayo sa ating pagpapalitada at para maiwasan ang pagkakaroon ng maliliit na crack sa ating mga pader? So gusto niyong malaman yung kasagutan? Tara, samahan niyo ako, pag-usapan natin to. Paano nga ba ang magpalitada? Una, tanggalin muna natin yung mga debris sa pader. Maglalagay tayo ng pansit. So nasa 2.5 cm yung thickness ng ating palitada. And then babasain natin ng tubig yung buong pader. Hagisan ang halo ng semento. Papantayin gamit ang rodelang kahoy. At kapag naabot na ang level ng pansi, saka natin ito babarahan. At kapag may konting butas pa, papahiran pa natin ito ng konting halo. Matapos nito, igagamitin natin ito ng rodelang bakal para mas maging pino ang pader at nang makatipid tayo sa paglalagay ng skim coat. Gumagamit din tayo ng basang sponge para mabasa pa ng bahagyang pader para mas kuminis pa. Pero dapat may sapat na panahon para sa pagpapatuyo ng ating mga palitada bago natin ito pinturahan. So dito, dinidiligan natin yung ating pader mga 4 na araw hanggang 7 araw, mga 3 times a day. So binabasa natin para maiwasan ang pagkakaroon ng crack o bitak sa mga pader ng ating bahay. At kung masusunod ang tamang prosesong ito, eh maganda ang kalalabasan ng ating proyekto. So hindi na tayo naghahagis ng cement powder o yung tinatawag na pagpupuro. Kasi ang kadalasan na ginagawa ngayon ay rough finish na lang and then saka tayo mag-a-apply ng skim coat. Itong tinatawag na rough finish, wala itong puro. Mas magiging maganda yung bonding kaysa pag makinis, magaspang siya. Mas magiging makapit yung skim coat natin. Kadalasan kasi kapag nagpupuro pa tayo, ito ay pumuputo at nagkakabitak-bitak at umaangat ang pagkakapuro ng ating mga pader. Maaaring dahil hindi maayos ang preparasyon. Ito ay kadalasan sa mga maling nakagawian ng ating mga mason. Kaya ganun ang nagiging resulta ng trabaho nila. So bakit ko nasabi yun? Kasi nga, yung iba nagmamadali, pinakyaw. Ang nangyayari, kumukuha siya ng cement powder. Inahagisan niya yung palitada dun sa kanyang ginagawa. So ang mangyayari nito, hindi magiging maganda yung resulta kasi namamadali. Actually, kung ibang bansa or ibang tao yung kliyente mo, hindi ito papayagan katulad namang Hapon. By experience, ayaw nila nang naghahagis ng cement powder sa mga palitada natin. So yun, yung paghahagis ng purong semento na maling nakagawian ay hindi tama. Dahil may tamang curing hours and days ang ating pagpapalitada. So hindi dapat ito minamadali. Hindi kailangang maubos agad o matuyo agad yung tubig niya doon sa ating pagpapalitada. So yun ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nakakaranas ng mga pagbitak at crack sa ating mga pader. So tandaan po natin, kapag minamadali ang pagpapalitada ay nagkakaproblema po tayo. Ang hairline cracks ay normal na nagkakaroon kapag natutuyo ang palitada dahil sa shrinkage ng semento. Pero kung minsan ay mas malalaking cracks ang luminitaw, ito ay pwedeng pasukin ng tubig ulan. And then, dyan nagsisimula yung mga tagas ng pader ng ating bahay. So, paano nga ba natin susolusyunan? Paano nga ba natin ito maiiwasan? Lalo na sa firewall ng ating bahay. Ano ba pwede kong gamitin, engineer? Meron ng materials na solusyon sa mga ganitong problema. Ang T-by Mix Super Palitada. Ang T-by Mix Super Palitada ay isang powder concrete admixture na inihahalo sa cement mixture para gamitin sa pagpapalitada sa asintada ng concrete hollow blocks at mortar peel ng CHB natin. So ano nga bang benefits ito kung gagamit tayo ng T-by Mix Super Palitada?
Ang T-Bimig Super Palitada ay may good bonding characteristic na nagpapabuti sa kapit ito sa hollow blocks, kaya ito ay effective para sa matibay na asintada ng hollow blocks natin. Ang Super Palitada ng T-Bimig ay isang air and training agent. Ano bang ibig sabihin ito, engineer? Air and training agent ay gumagawa ng microscopic bubble sa cement mixture natin. Ito ang nakakatulong para maiwasan ang mga cracks sa palitada. Ito rin ay isang super plasticizer at retarder. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangan magdagdag ng tubig dahil natutuyo ang halo lalo na kapag mainit ang panahon. Ito ay nagbibigay ng workability sa palitada o magaang ipahid, kaya naiiwasan ang mabilis na pagtigas at pagbuubuo ng mixture lalo na kapag malalaking area ang ating papalitadahan. At dahil dito, may iwasan ang malaking wastage o tapon ng mga cement mixture natin. Ang isa pang maganda dito sa paggamit ng T-Bimig Super Palitada ay napaparami nito ang volume. Ibig sabihin, makakatipid ka dito kumpara sa dami ng palitada na hindi ginagamitan ng T-Bimig. Napaparami ng T-Bimig Super Palitada ang halo ng semento. Sa ordinaryong halo natin, kung may isa kang bag ng semento at tatlong buhangin, dito sa paggamit ng T-Bimig, pwede mong gawing isang bag ng semento at limang buhangin o palitada sand o isang semento o apat na buhangin. At dahil dito, napapalaki ang area na malalagyan natin ng palitada. Kaya dito, nakakatipid ka sa materyales at nakakasiguro ka sa tibay din ng regular na halo na 1:3 o isang semento at tatlong buhangin. Sa paggamit ng T-Bimig, tipid na tipid ka. Ganun din kapag tayo ay nag-aasintada o tinatawag na mortar mix. Ito yung sinusuksok natin doon sa mga butas ng hollow blocks natin. Kadalasan kasi kapag nag-aasintada tayo, sa isang semento meron tayong limang buhangin. Sa paggamit ng T-Bimig, pwede itong madagdagan. Isang semento, pwede mong gawing 8 buhangin. So nakatipid ka na dito sa pag-aasintada mo pa lang dahil sa paggamit ng T-Bimig Super Palitada. So ano nga ba yung diskarte sa paggamit ng T-Bimig? Siguraduhin ihalo ng mabuti ang T-Bimig Super Palitada sa buhangin at semento bago ito lagyan ng tubig. Sa isang sachet ng T-Bimig at isang semento at limang buhangin na mixture, magdagdag ng 20 liters na malinis na tubig o higit pa dahil pwede pang dagdagan ng tubig hanggang maabot mo ang gusto mong lambot o consistency ng palitada. Doon naman sa pagtutubig, depende ito kung basa ang buhangin o tuyong-tuyo yung palitada sand mo. So depende pa rin yung pag-a-apply ng tubig doon sa sitwasyon ng inyong buhangin. Ang T-Bimig Super Palitada ay pwedeng ihalo sa cement mixture na may cement waterproofing compound. So sa mga nagtatanong, saan po ba tayo makakabili ng T-Bimig? So available po ang T-Bimig Super Palitada sa online shop at ilalagay po namin sa description box. So go and check it out. Isang reminder pa po na kailangan may sapat na pagpapatuyo ang ating mga kongkreto. So normally, mga 28 days pa rin ang best curing days ng mga pader natin bago sa application ng pintura. Pero dahil meron na tayong T-Bimig Super Palitada, maiiwasan na ang pagkakaroon ng mga crack at bitak sa ating mga pader. Napapabilis pa nito ang curing days ng palitada natin. Kumbaga, sa tamang preparasyon at kaalaman, maganda ang kalalabasan ng inyong project. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung meron man, baka pwede pong makahingi ng 5,000 likes. At pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na video natin. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin. Ingat!